reaches the battlefield. Oo nga, itinan natin kung ano mangyayari. This is the last and final game for today. Welcome to Mobile Indonesia Legends. Laban sa Pilipinas, RRQ Hoshi versus Blacklist International. Naka-purify si Oheb. Oheb. Oho, nirespeto. Pero, di ba, Anto? Di ba, suppressed to? So, I'm not sure kung mapapurify ito. Against Kadita. Kadita siguro, yeah. Kadita. Tapos ang Athenas pa rin, Aegis rather, pretty natin. Clay, dalawang double petrify. Mm-hmm. Okay, double petrify para sa RRQ. Ganda. Mm-hmm. And by the way, Barat has the highest hero win rate with 100%. Wow. Para dito sa isang balance. And ngayon, Edward versus two members. Atras muna. 30 seconds pa naman bago mabuhay ito. Gusto ko sabihin, napakagaling ni R7 mag-capitalize nung Chai Essence niya. YSF, kung naalala mo. Oo, but, yes. Diba? Ganda rin ginamit nila. Pero tingnan natin ko nung gagawin ng Blacklist International. Kayo nga ba bumubunan? Turtle! Wow! Albert with a retribution. Habang side ng RRQ, sila naman papasok doon. Oh, my Venus is the target. First blood. And another kill para sa RRQ, two players down. Edward with an eye for an eye habang si Haji gagamit ang kanyang feather airstrike. Disengage para sa side ng RRQ. Punta muna sa ibang objectives. Ito yung sinasabi ni Coach Arcadia na pinaghandaan nila against Blacklist International. Ang dami pala nilang mga bala rito. Nawag lang talaga. Mm-mm. Masisisira ng sirena. Ay, kasi masyado ding malamig. Ngayon si Ben dito with the feather early strike. Uy, sakto naman na Ben. Ang kanyang makukuha doon, Oheb with a kill. Ito na inaantay natin for Blacklist International. Napakagandang pagbawi against RRQ Hoshi. Na mga initial course or core item dito ang ating magkabilang gold laner. Pero ang target dito ng Blacklist, unahin natin si Skylar Flicker ay nagamit na nga din niya. And that Bennett's Rage. Buhay pa rin. Okay, so disengage muna ang Blacklist International dito, pero yung pressure ay pinaparamdam na nila doon sa gold. RRQ kanina nakakuha nun. Mm-hmm. Ginamit agad yung feather airstrike para ma-zone out ang mga players. Pwede kuhanin agad ng Blacklist, pero nakapwesto rin kasi si R7 and Ben. This time around, we could see XP laners na hindi na muna talaga masyado nakiklear ng minion wave. Oh. Yun nga yung nakakapagsaka eh. Aabangan muna nila yung galaw nung katapat nila. Kung makiklear si Edward, makiklear din si R7. Pag nakikita si Edward na nasa teamfight, nandun din dapat si R7. Man-to-man defense ang ating nakikita ngayon. Maganda yung nagiging reaksyon ng ating mga world-class XP din. Ngayon, nahatak! Oy, meron nahatak din sa knock-up. Wise! Ang makuha dito ni Albert na magandang pagkuha doon. Ni Clay, crowd control is the key for RRQ Hoshi. Disengage muna for Blacklist, but 1.5k goal lead burrito for RRQ. This is really hard. This is the second time din na namatay itong si Wise. Sobrang bihira nating nakikita na umaabot sa gandong klaseng posisyon ang Blacklist International. Now, yung pwede first strike, di pa sapat yung damage nun. Blacklist ang makaka-takedown sa ating mga heroes dito. Oh, pero Blazing Duet kay Oheb, ipo-force niya dito na maka-uwi. Oh! Uy! Isa na lang sana! Kamuntikan na, pero buhay pa rin. Now, Albert, nilalagay niya dun sa kanyang side. Pero naku, may paghatak na gagawin. Merong hatak doon, pero nga lang dito tama. Yun na ko from Kadita and Westside Town. Sino naman ang makakakuha na retribution? R7 may iiwan doon, pero buhay pa rin. Yun pala ang inaantay ng Blacklist. Parang naging problema din kanina, Burrito, dun sa last team fight. Hindi tumama yung Divine Judgment para napalayo doon sa pa-swimming pool, sa pa-bathtub ni Clay. So, tingnan natin guys, there's a Blazing Duet. Ginamit ang Rough Waves. So again, paunahan lang mag-clear ng Minion Wave. Paunahan lang dun sa mga ibang objectives. Pwede nyo na maging transitioning ang ating mga teams. Uy. Ang sakit na dito ng ibang Adarna. Speaking of transitioning in terms of objectives, makakasira ang Blacklist doon sa top lane. Kalahati na lang yung kalamangan kanina. And the Blacklist, kailangan na nilang ituloy ang ginagawa nila ngayon. Una yung Purify, kasi dalawa naman yung Petrify nila rito. At ngayon, kung papansin yung mahatake nila man. Another hila para sa side ng RRQ Hoshi, pero si Wise buhay pa rin. Nandun yung sustain. Sakto sa Blessing of the Moon Goddess.
or 7, mapipilitan na lumayo. Blacklist International ngayon, sila naman ang dumediretso. Diretso with the Lord for the Filipino representatives. Nagulat ang RRQ on that sustain. Ginulat ang mundo ng RRQ Hoshi. Blacklist International dito, mabilis din ang kukunin at iti-take down itong Lord na ito. Uy, nakakaba yung mga ganong nakaba, pero wala. Lord ay nandito sa may top lane, the Nimbus Passion mula kay Skylar, pero nandun yung Feathered Earthstrike. Ang ganda na pag-zone, masisecure nilang mababasag itong turret sa may top lane. Wise dito, kung kompleto yung kanyang stocks. Pero may 1v1 pala nagaganap. Edward versus Albert. Oh, Thames of Blades. That is under the turret. Oh! Wow! Nagkapalitan lang, pero shut down para sa side ng Blacklist International. That is a jungler. Laban dito sa XP lane. And Blacklist International, micro and macro skills. Ang ating nakikita ngayon na Flicker si Finn. Uy. Ginamit ni Wise ang kanyang retribution. There's the slow. Naka-ready si Ohem anytime. May minion wave sila. Pwede silang chumepi-chepi ng damage dito sa turret. Grabe yung game sense dito ni Wise. Nakita niya na may potential na conceal and flicker. So retribution kagad, hindi umabot yung divine judgment ni Vin. Na divine glaive para kay Haji. Lahat ng mga spells ay kompleto para sa ating mga teams. Okay. So ambahan ang nagaganap. Andun yung Curse of Crow. Sumasakit na rin yung damage actually ni Haji. Imagine si Vin yun, ha? Siya yung tank or siya yung roamer dito. Nararamdaman na unti-unti. At ngayon yung Lord ay sisimula na ng mga members dito ng Blacklist. Ito na yung Lord, sinisimula na nga ng Blacklist. Vin ay magbibuild ng kanyang Athena Shield. Habang si Wise, teka lang, parang naramdaman niya na hindi tama. Parang walang nakikipag-Lord. Parang may something eh. Oh. Parang may fishy. Ayan na. Parang may something fishy dun sa may bandang taas. Okay. Pero nandito pala yung isda. Mm-hmm. Si Clay ang nandun at si R7 ang may nasa bandang top. Hello. Ginamit na yung concealer. Pulikot. Merong, uy, pumasok, petrify. Bring nga natin naman ang araw doon. Clay is the labog target. Clay. Na target lock ang Sirena. Wise with that kill. Minus 1 agad para sa sinang RQ. Diretso Lord. Asa yung Blacklist International. Ito na ang chance ng RQ naman para mag-contest. Skylar ginamit na ang kanyang ultimate. Ito na ba ang boom tarat-tarat play na kailangan ng Blacklist para ma-secure tong Lord. Boy, R7, andun yung knock-up. Feathered Earthstrike mula dito kay Haji. Hahabol nga at nahatak. Skylar dito will be able to secure that kill. Wala si Edward for the next 30 seconds. Ngayon, down to 30% yung buhay ng Lord. Itutuloy nga nila to. Oy, win of nature, kailangan ni Ohem. Habang si Edward ay nandun pa rin yung Lord. Ay, hindi pa rin nakokontest. Or na-reset na ngayon. Hala. Walang gustong umuwi dito nakataya ang kanilang pride as a player for their team. Pero retribution, King of the Jungle, Wise with that Lord take. This is the Lord of Blacklist International. Mabilis lang daw para sa RRQ na madedepensahan yan. Feather Earthstrike, kamunti ka na si Clay. Uy. Pero ang pinakamaganda dito, makakasira din at Torre ang Blacklist International dito sa may middle lane. Ito na yung pagsugod ng royalties. Maganda yung ginawa nila. Yeah, mabilis na clear yung minion, yung Lord na yon. But maganda pa rin eh. At least, kahit pa paano nagkaroon ng window, pero may paghatak. Uy, ginamit yung flicker. Okay, flicker. And yung ultimate, actually, na-cancel lang an eye for an eye. Wala nang ultimate si Vin. Wala nang ultimate si Vin. Wala nang flicker si Vin. Ito na ang time para sa Blacklist International. Pwede nang ituloy yung pressure dito magagaling sa may bottom lane. Si Albert ang pwede nilang... Uy, ang sakit na ni Edward! Wala! Kamunti ka na si Albert, pero ready-ready ang Blacklist International. Gusto nang kuhanin ang Torre dito sa may bottom lane. Successfully masisecure nila yan. 17 minutes, 6-5 lang yung kills. Oh, pero sobrang action Jackson yung nakikita natin. Okay. Makasira ng Torre, pero Airstrike, there's the knock-up. Dragon form. Nag-black dragon form na si R7. And even Blacklist International, there's no stopping kung paano sila mag-advance. Nabanggit ni Burrito kanina yung mga buff dependent for the hero pool of Albert. And kung titingnan natin, R7, wala naman siyang Black Dragon form dito. So may idea rin naman ng Blacklist International. So gustuhin na nilang kunin. Feathered Earthstrike ibibitawan, pero si Vin. Ay, si Vin, merong slow! Hindi na mahuhuli wow! Pa! Vin, might be down anytime! Mawala na immortality habang isa ng Blacklist International. Eto na
portable ambulance this time around sa amin ng Lord. Anong gold lead kanina? Ang importante is the late game. Gitna dadaan itong Lord na ito. Pwedeng i-capitalize ng RRQ, ng Blacklist International yung flow ng minions. Kukunin na nila dun sa may top. Sabay-sabay yung mga minions dito ng Blacklist. This is really hard para sa RRQ. Hoshi, nasabayan nito. Fended Earthside para i-zone yung mga members ng RRQ. At papasok na nga ba dito ang Blacklist? Speaking of papasok ang Blacklist International, pumasok na rin ang Lord nila dun sa may middle lane. Liliko lang saglit. Madedepensahan pa rin ang RRQ at hindi pa tapos ang laban. Inhibitor turret, the pressure is there. Nakita na natin to. Yung Estes, yung Blacklist na hindi umuuwi pag nasa base na ng kalaban. R7 is there. Ginamit na kanya ang Black Dragon form habang yung side ng Blacklist, hindi, sige, hayaan nyo na lang muna siya. Yung mga turrets, yung pag-iingat nila sa isa't isa, and even yung mga immortalities ay available na rin. So, halos lahat ng members dito ng Blacklist. Oo, yun ang kinagandahan. Meron silang Immortality. Meron na silang The Fountain. Meron na silang The Fountain doon sa ultimate ng ating ambulansya. Tapos, pwede pa silang panibagong buhay. Oy, nagkakadikita na. Speaking of dikit, kinabi okay. Na African yung Tempest of Blades. Grabe naman si Edward. Pumasok lang siya saglit. Yung mga players ng RRQ, uuwi muna ulit. Nagpulasa na ngayon. Right opportunity para sa Blacklist na kunin itong Lord na ito. Vin, andito pa rin. Same with Clay. Ginagamit nila yung mga pixel push dito. And this time, Clay, umiispat. At least alam niya na kung gaano kalaki na yung buhay ng Lord na ito. Gusto ko lang sabihin, Burrito, na kaya mo ba magkas mag-isa kasi ako kinakabahan na. Hello. Pero nga lang, there is the Winter Transition play para kay Haji. Napakaganda balik buhay lang naman para sa side of Blacklist International. Haji is down. May retaliation na ibibigay ang RRQ. Hello. Pero wait lang. Edward mawala ng immortality. R7 is still alive. Uy. What is this down? Meron siyang immortality. Ohem, mabubuhayan na rin. Oh my G! Malos wala ng buhay lahat. Pero inside the Blacklist International, dalawa lang ang natitirang buhay. Dalawa din ang natirang buhay para sa RRQ. That was the most intense team fight ngayong gabi. Ganon kainit ang laban. Oh. Ladies and gentlemen, RRQ, Hoshi, and Blacklist International. Sobrang crucial pala ba, Burrito, nung pasok din ni R7. Oo. Kasi halos wala na siyang buhay. Mm-hmm. Tapos parang sabi niya, teka lang, pag pumitig ako ng skill, magkakaroon ng Chai Essence. So why not? Pero teka lang ah, Blacklist International yan nakapwesto. BBL is here, pwede sumunod at any time, pero with that Tempest of Blades, kanina mapupunay, Lord! Hey! Napunta sa RRQ, Lord! Pero Blacklist International, hindi yata nila papauwin si Vin. Vin is down, nakita na natin ito kanina. Anong Lord, pwede kaming pumasok for that push? Question here is, madedepensahan pa ng RRQ. Napakadaming minion. Pero masakit din ang damage dito sa side of Blacklist International. There is a Petrify play. Gumamit na rin. Pumasok na rin. Rock waves. Nandun na rin. Yung Lord na nasa may bottom lane. R7 is down. There's no stopping para sa ating mga teams. Dedepensa ba ang Blacklist doon sa Lord? Meron silang minion wave sa may top lane. RRQ hindi na rin alam ang gagawin. This could be it. Tower lock para sa side of Blacklist International. Pinas lang. Malakas. Wow. A moment of silence. Blacklist International. Wait, hinga muna tayo, guys. Hinga tayo lahat. Hinga. Kumapit ang Pilipinas. Kitang-kita sa mukha ng RRQ Hoshi na nahirapan sila against Blacklist.